Shoutout mga idol, ayan. So guys, sa video ng ito, no, ipapakita natin kung gaano katalino ang nag-isip nitong sa sitaw na to, no. Guys, actually ako, believe ako dito sa gumawa nito, no. Sa utak ng mastermind nitong sitaw na to. O kung sino man yung gumawa ng concept nito, bakit mga kapatid? Alam nyo guys, no, sa ngayon kasi, bihira or ngayon lang, no, nagkaroon nitong Ponzi scheme na ang gamit ay dropshipping. Alam ko na itong mga sa SEC ay possible na nagkakandak na ng investigation, pero maaaring hindi sila familiar dito sa galawan o kung paano ba tumatakbo sa process nitong mga dropshipping. Kaya hindi agad nila malabasan to ng SEC advisory. Okay, so isa pa dito guys, no, kung makikita nyo sa kanilang mga posts ngayon, sa kanilang mga pages, no, pinagmamalaki nila itong notice to the public. Yan. Nitong kanilang lawyer na si Attorney Benjamin Guillermo B. Magallas. Shoutout sa iyo, Attorney. No? Yan. Nagka-chat kami minsan ito. Ayan mga kapatid. Isa-summarize na lang natin. So, ang ibig pong sabihin nito mga kapatid, no, hindi po pinapayagan nitong sitaw na gumawa kayo o gumawa tayo o kami ng any content, mga post into video or post o any review na maaaring makasira sa kanilang sitaw. Yan, sa reputasyon ng sitaw daw. Yan, so, eto mga kapatid, no, ay maaaring magsampa ng kaso itong sitaw sa kung sino man yung gagawa ng reviews o any statement against sitaw na maaaring ang ika ay makasira, no, sa reputasyon nitong sitaw. At yan po ay sasampahan ng kanilang legal team, yan, sa pamumuno ni attorney, sasampahan niya ng kasong either na cyber libel, no? Ayan, so, may mga vlogger na nag-content na nitong sitaw at napadalahan nga ng demand letter and cease and desist. No, okay, kung hindi mo ititigil yan, ang pag-post or pag or i-take down, no, ng kanyang mga vlog, eh kakasuhan nila ng libel. Kung hindi pa ito, lalo na kung hindi ito mag pa-public apology. Okay? So ang galing nito, guys, no. Dinaan nila sa intimidation ng lawyer, no? So kung ikaw nga naman gumamit ka ng real account mo at napadala ka nitong demand letter, nako po. Eh malamang kung wala kang pambayad sa lawyer, ite-takedown mo at magsasorry ka. So, sa pamamagitan dyan mga kapatid, mas lalong lalakas yung loob, no, nitong sitaw na ituloy yung kanilang modus na Ponzi scheme, no, sa pamamagitan nitong dropshipping. At the same time, ang kanilang mga seller, ang kanilang mga supporters, ang kanilang mga actual investors yan. Investors yan. O, binago lang nila yung term na seller, pero investors yan. Once again, sitaw has a different, a lot of investors. Sitaw has a different, a lot of investors. Once again, sitaw has a different, a lot of investors. So as of now, andito ang aming manager na nag-a-assist sa amin. Ayan, so andinaw guys, no, na sinabi nitong sitaw na to na marami silang investors. We have a lots of investors. Ang linaw mga kapatid, nadulas yan, no? Kasi supposed to be dapat sasabi mga sellers, no? So ayan mga kapatid, no, ang sitaw po ay maraming investors. Okay, so investment company talaga sila. Ika ay mapatunay na legit tayo, tamo, etong si ganito, si ganyan, tinakedown yung kanyang vlog. Okay, so at the same time mga kapatid, continue tong, ano, tong sitaw na to sa pag-promote. Hindi ng product, ha? Pag-promote ng company na ikaw ay maging seller. O gumagamit pa yung mga social media influencer. Yung mga sikat. Yan. Katulad niya na yung JM Lopez. Okay? So, isa lang sa sample yan, no? Yung iba pa mga celebrities. Okay? So, ayan mga kapatid, no? Mag-ingat po kayo dito dahil itong sitaw ay isang Ponzi scheme na nagtatago lang sa dropshipping. Okay? So, soon guys, no, kapag may enough time tayo, maybe this Friday, maglalabas tayo ng ating
analysis regarding dito sa sitaw. Okay? So, ayun. Hanggang sa muli, mga idol. Shim na anyol, babush.